sinasabi niya sa akin, ayokong magkaroon ng anak na bayani. Dahil ang mga bayani, bantayog na lang at mga statwa. Ang mga tinuro mo sa akin, katangian ng mga bayani. Hindi ko kaya palagi, pero yun yung tinuro mo sa akin. Magsalita ng totoo, ipaglaban ko anong tama. Pati naman si Papa, ganun din, di ba? Susan Roses ng buhay ko. Susan Roses ng buhay natin. Inspirasyon at mabuting kaibigan. Wala na ang number one fan namin. Pero alam namin na oras mo na na makasama ang pinakamamahal mo, si Ron. That's how she was to us. Always caring, always concerned, and always making sure she's on top of everything. Pumanaw man si Ninang Susan, mananatiling buhay siya sa ating alaala, sa bawat salita na sasabihin natin, sa bawat galaw na isa sa buhay natin. Is always the pillar. Siya yung tao na when you're down, siya palagi yung foundation. My tita said, pinakamagaling talaga ang nanay ko. But I stopped her and said, no, pinakamagaling ang nanay ko. Because to me, my brother and Manang Grace, pinakamagaling na nanay namin. Passion. That's what it all came down to. And I knew she knew it very, very well. Still, she was my number one supporter, even if I didn't ask for any support. Sayang, my first art exhibit is in just 2 weeks, and she, who was probably more excited for it than I was, can't make it. Well, physically. Mama Susan was a realist. She always gave the hard truth. She didn't beat around the bush when it came to the way the world really works, and she always spoke from experience. Her perspective on the harsh realities that we live in really humbled and grounded me. I love you, Mama Susan, and will always be missing you. One trip nga, I sent home lemon, like small lemon trees. And she sent me back a video months later showing the lemons that had grown. And I had no idea that it was getting harder and harder for her to say, to send me her love. But she never stopped trying. It's a little dimmer tonight with one less bright spark burning. But she has set the path for many others to follow to make that bright spark burn even brighter. Thank you, Susan Roses. Bakit mo gusto maging senador? Para makatulong maibsan ng kahirapan. Paano mo gagawin yan? Ipaglalaban ko na may sapat na pagkain ng mga bata at sapat na kita ang mga manggagawa at magsasaka. Anak, pag nagawa mo yan, matutupad na rin ang pangarap ng tatay mo. Pati rin po sa inyo. Promise yan, ha? Promise po. Pagbutihan mo. Perfect, di ba? Yan ang palagi niyang sinasabi na banta sa akin. Pagbutihan mo. Si Susan Roses pala, hindi lamang maganda, hindi lamang magaling umarte, ang tapang pala niyan. Ang masasabi ko lang, ikaw ang bayani namin. Dahil sa hirap at ginhawa, talagang tinaguyod mo ang aming pamilya. Wala nang iba, ligaya ka sa buhay. Ang dating
sulyap mo ay mayroong ibig. Habang nanin lalong nagmamahal ang puso kong daliw. Ikaw lamang tanglaw, wala nang ibang ligaya ka sa buhay.